Salvador Chua? Yung real estate mogul ng Norte? Oh, hawak niya yung mga sabong sa lugar na yan. Iniimbestigan ko nga siya. Posibleng miyembro siya ng isang sindikato. So what about him? Ano? Namatay siya sa pagsabog sa simbahan? Paano nangyari yun? Well, anyway, I'm on my way to the Senate hearing. Finally, makakaharap ko na si General Policarpio. Aalamin ko sa kanya kung sino ang mga miyembro at leader ng sinasabi niyang grupong yun. Oras na para gawin niyo ang tama, General. Kung hindi para sa'yo, para na lang sa bayan. Tsaka nga po pala, hindi makasama yung anak niyo sa pagkatid sa inyo sa Senado. Conflict of interest po na magkita kayo ngayon dito. Ha? Senator, patayin na? Men! Secretary General! Dinideclare ko ang state of emergency sa buong Pilipinas. Bunsod ng pagtugis ng buong puwersang kapulisan at ng armed forces sa isang sindikato na nanggugulo sa ating bansa. Nakikiusap ako sa inyong lahat. Kung meron man sa inyo na nakakakilala sa kanila, leader o miyembro ng sindikato, ipagbigay alam lang sa office ko o sa kahit na saang presinto. Kung sama-sama tayong labanan ang kasamaang ito, malalagpasan natin ang pagsubok na ito bilang isang lipunan na matatag at may malasakit sa bansa. Thank you. Panginoon, bigyan mo po ng kaliwanagan ng isip ang anak ko si Elias. Huwag niyo pong hayaang dalhin niya ang sarili niya sa anumang kapahamakan. Alang Alma, tingnan niyo po yung balita, Sa loob ng ilang araw, kaliwat kanan ang naging trahedya sa ating bansa. Ang kaguluhan sa Sitio Palangga, ang pagkamatay ng mga kinikilalang individual na si Senator Tania at General Policarpio. Lahat ng kremeng ito, ayon na rin sa ating Pangulo, ay hinihinalang isa lang ang nasa likod. Isang malaking sindikato. Nakapanayam ko na ang pamilya ng mga biktima sa tinagurian ngayong Palangga Massacre. Tapat to akong nagsisilbi sa barangay ko. Ang tahimik ng lugar namin, ngayon naging impyerno. Tiyang napakabait ko, anak. Pinatay ng demonyo. Hindi ko kailanman matatanggap ang nangyari sa anak ko. Handa akong mamatay at mamatay. Luck Rider, minsan mo na kaming niligtas. Pero nasan ka, no? Isa-isa kaming inubos sa palangga. Nasan ka? Nasan ka, Luck Rider? Sa lahat ng sigalot na ito, isa ang umaalingaungaw na tanong. Paano nga ba hahanapin ang hustisya sa isang bansang nababalot ng kadiliman? Shhh! Ay, no. Tulungan niyo po akong intindihin kung anong makakabuti para sa nakakarami. Gabayan niyo po ako.
Dandan. Ayusin. Sige, Brad. Elias, anong plano mo? Hanggang ngayon, hindi pa rin ako kinakausap nanay. Hindi ako pupunta ng isla, Lakdan, hanggat wala akong basbas sa nanay ko. Naiintindihan ko si Aling Alma. Nanay din ako. At ikaw, magulang ka din. Wala namang mabuting magulang na maghahangad ng masama para sa kanyang anak. Sinimulan ko tong laban na to para sa pamilya ko. Pero ngayon kailangan ko nang tapusin to para sa lahat ng taong na biktima. At mabibiktima pa ng kasama ni Edgardo. Hindi ko alam kung makakatulong o mas makakagulo sa isip mo. Pero Elias, naiintindihan ka ta. Pasensya na, mukhang nakakaabala yata ako sa inyong dalawa. Elias, pinapaanap ka sa akin ni Aling Alma. May pupuntahan daw kayo. Anong ginagawa natin sa puntod ng mag-ina ko? Anak, alam mo ba kung anong pinakakinatatakutan ko sa lahat? Ang idagdag ang pangalan mo sa mga lapidang yan. Napakasakit para sa isang magulang maglibing ng kanyang anak. Simula nang magdesisyon ka, nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng pamilya mo. Sa tuwing maalis ka ng bahay, minuminuto nagdadasal ako na sana umuwi kang ligtas. Hanggang sa nagbagong dasal ko, sana tumigil ka na. Masama ba akong ina para hilingin yun?